Good morning guys, so I'm Quezon. So sa araw na to, maglilipat tayo ng ating mga sisiw sa pangalawa natin, Brother House. So sa last upload ko kasi na Brother House natin is yung bahay nila is yung parang nylon na butas-butas na ganun. So bali ang pinaka takip lang nun is yung sako line para hindi makapasok yung hangin. So napansin ko kasi hindi nag-i-stay yung init doon sa loob. So nagpagawa tayo ng pangalawa natin Brother House talaga na may plywood na. So bali plywood na yung gilid-gilid niya. Then yung sa taas niya is yung butas-butas. So lalagyan na lang natin ng sako line yun para hindi makapasok yung hangin. So kanina palang madaling araw, sumabog yung 50 watts kong bumbilya. So super stress sila ngayon guys. So samahan nyo ako na maglipat ng ating sisiw sa pangalawa natin Brother House. Good morning guys. So ngayon maglilipat natin sila sa bago nating Brother House. So magkapalit tayo ng Brother House kasi ito nilagyan ko lang kasi nito ng sako lime. So nagpagawa tayo ng buo na plywood. So samahan niyo ako guys, maglilipat tayo ng yan. So nasira din pala yung bulb ko, sumabog yung 50 watts. So naluto yung pinaglalagyan ng bumbilya niya guys. So buntikan ng makasunog. So bali checkin din natin yung quality ng ating ilalagay na pailawan sa ating mga manukan para iwas sunog tayo guys. So mas malaki ang mawawala sa atin palang kasunog. So bibilangin natin sila kung ilan. Itong isa mukhang inya, madaling araw na kasi madaling araw na walang ng ilaw. So ito sana makasurvive pero mukhang mahina na. Ayan. O sana makasurvive pa rin siya. Yung iba naman okay naman. O sana makabawi. Pinrehit ko na yung ilaw doon. So para mainit na pagdating nila. Native naman namin. Napakadami niyang sisiw. Pakita ko sa inyo yung picture ng aming native hen. So inuunti-unti ng daga ba o pusa. Si wala yung isang paa ng mga sisiw. Pero buhay pa rin, pero walang paa. So nadali na namin tatlo. Ngayon, apat yung walang paa pero buhay pa. Tapos yung nakaraan, ulo lang yung natira. So gagawa natin ng paraan yan. Uulihin natin kung sino yung ngain ng ating mga sisiw. So, sayang yun. May bibili na sana 10 native chicks. Ngayon, pagtingin natin na kinamagahan, wala na. Lalaki na itong mga yun eh. 3 weeks na ito eh. 3 weeks old na ito eh. Galing eh. Bilis oh. Okay, mas bilis pa rin tayo. Guys. Lipat na rin sila. Ang dami. Ayan guys. Sama ko ang aking papa. Ayan. So ito yung bago natin brooder na pinagawa. So yung plywood na yung gilid-gilid. So yung sa taas talaga na lang ulit natin ang sako line. Okay na sila dito. Ang ating bagong brooder house. Ayan guys, yung ating Brother House na bago. So ililipat na natin itong ating mga sisiw.
po. Thirty-two. Thirty-four. Ah, 34 lahat sila. Ano na? Ano yung ba? So yun guys, dalagyan na natin ang sako line sa taas. So dapat hindi napapasukan na ng hangin. So yung 50 watts kong bulb sumabog. So, buti na lang hindi nagkasunog. So ito pala yung sa native namin guys. Ayun. Putol yung mga pa guys. Kita nyo ba? Ayun, putol yung pa oh. Ayun. Ayun guys, so, putol yung pa ah. At talon-talon lang. Iisa na lang yung pa ah. Ang nadali ah. Dagaba o ewan kung anong kumakain sa kanila. So, tatayin natin ulihin guys kung ano nga ba talaga yung kumakain sa kanila. Kasi, posible naman na makapasok yung daga sa loob. Kita nyo naman, wala naman butas. Tapos, sa may sahig, napakaliliit lang pan. Diba? Tignan nyo paano. Paano nakakain yung paa. Napakagaling naman ng makain, no? Kasi kita nyo, napakaliliit ng butas, guys. Putol yung pa, oh. Mga talon-talon lang, eh. Isa lang pa, oh. Ganyan, oh. Ganyan, so, kailangan mahuli natin yan. Sayang. Sayang yung mga sisiw natin, guys. So, bakit nga ba napaka-importante na dapat ganito yung ating brooder? So, yun nga, sa malamig na panahon, para hindi pasukan ng hangin. So, mas maganda yung ganitong brooder. So, yung kasing unang brooder kasi natin is, wala pa tayong plywood doon. So, kaya naglagay lang tayo ng sako lang sa gilid-gilid, pansamantala. So, ngayon, meron na tayo. Habang hinintay kasi natin yon, so, doon muna natin sila nilagay sa unang brooder. So, ngayon, ito na ating pangalawang brooder. Para mas mainit na talaga din. Makonsume yung init sa loob para hindi lumabas yung init. Yun nga sa last video ko na napaliwanag ko na pag nasa ilalim sila ng ilaw. So ibig sabihin nun malamig. Tapos panakakalat naman sila isakto lang init sa loob. So yun nga then 1 watts per bird. So ang nakalagay lang dito is 25 watts. So mamaya pagpasok ko bibili ako ng kasi 34 sila, 35 total sila sa loob ng sisiw. So, bibili lang ako siguro ng mga 40 watts. So, pwede na yon. So, dito kasi, makukuha na init sa loob, makukulob na. Hindi na tayo mag-aalala. So, yun guys, Susana. Ayan, sila guys, yun o, nilalamig sila. Ayan o, ganyan yun, nilalamig. So, sana mamaya, maging okay na sila kasi na-stress itong mga to. Madaling araw, wala nang bumbilya eh. Kaya yung isa nanghihina. So guys, ito na yung update sa kanila after 1 hour. So yan, kumakain na iba. Kasi yung iba talagang stress, nilalamig pa rin. So sana magtuloy-tuloy na makabawi yung iba na yan na maging masigla ulit. So yan guys, kumakain naman na iba. So yung isa talagang mukhang yan, bumigay na siya. So wala talaga. Hindi natin maiwasan yung mortality. So, bali yun lang guys yung update natin dito sa ating mini factor farm. So, ako nga pala si Quezon. So, kung nagustuhan nyo yung aking video at sana may natutunan kayo sa aking video. So, disclaimer lang po, experience lang po yung aking pinishare dito sa aking channel. So, kung nagustuhan nyo po yung aking video,
Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video ang i-upload dito sa aking channel. So maraming salamat kaya pala sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Yan, shoutout sa iyo, Jay Jervin po. Yan, shoutout sa iyo, Sir Jervin. Yan. So, alay, sa mga gusto mong pa-shoutout, comment lang po kayo sa baba. At sa susunod na aking video, i-shoutout natin. Then, kung may mga napansin po kayo na mali sa aking pag-aalaga, recomment na lang din po para may unbit po natin or may apply natin dito sa ating mini background. So, maraming salamat. So, dito ko natatapos din ang aking video. Peace!